A wonderful, blessed Saturday, rainy morning to each and every one of us. Okay, right now, umuulan po. May bagyo po yatang darating. Pero in Jesus' name, tinataboy ko ang bagyong yan. I-declare walang mapipinsala at kung maaari, hindi na po yan dadapo sa teritoryo ng Pilipinas. Okay? So right now, gusto ko pong tignan natin yung katotohanan kung gaano po tayo ka-blessed. Kung gaano tayo kapalad dahil nasa new covenant na po tayo. Dalawa po ang covenant sa Biblia. Isang old, which is tapos na. Ang old, ibinigay kay Moises. Amen? At ang bagong tipan naman po, ay bumaba mismo, yan ang maganda, mula sa langit. Ito po ang covenant ni Jesus Christ na nagkaroon po ng effect nung sumigaw siya ng tetelestai or it is finished. So right now, nasa church age na po tayo, we are under the new covenant at tayo po yung generation na naghihintay ng rapture. Okay? Bago dumating ang Panginoong Hesukristo para dagitin na ang kanyang mga anak. Tayo po yung mga born again Christians. Hallelujah. Okay? So sabi ko po sa inyo kanina, napakapalad po natin. We are so blessed. Pero alam niyo po ba na napakahirap ng pinagdaanan ng Panginoong Hesukristo nung siya po ay papunta roon sa krus ng Kalbaryo. Ang ibig ko pong sabihin, madalas po natin makita sa mga litrato natin, sa mga simbahan, no? Nakapako sa krus, may konting dugo, may koronang tinik. Parang cute. Cute pong tignan. Eh dito nga sa amin, meron kaming krus, no? Nakapako sa krus. Eh walang masyadong dugo. Mga ribulto. Amen, amen. Pero alam niyo po ang katotohanan po noon eh. Kulang pa po yun. Kung napanood yun, The Passion of the Christ, kulang pa po yun sa talagang dinanas ng Panginoong Hesukristo. Tignan po natin dito. Alam niyo po, nakakabigla po ngayon dito. Ang atin pong mga talata ay puro hula na nandito po sa Old Testament. Ibig sabihin, hundreds of years bago isilang ang Jewish Messiah na si Jesus Christ ay nahulaan na po yung pagparito niya sa mundo na kanyang create. Okay, basahin po natin. Kung may mga Biblia kayo, please naman po. Por favor, kunin niyo mga Bible niyo. Mag-aral po tayo. Magbasa-basa po tayo. Okay, ito na po. Isaiah 53 verses 4 to 5. Taglish na lang po para mas madaling maunawaan. Minsan marami rin po nahihirapan sa sobrang lalim ng Tagalog kasi. Isaiah 53 verses 4 to 5. Ako po yun. Tingnan po natin. Number 4, dito po sa verse 4. Isaiah 53 verse 4. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Nang dahil sa ating mga kasalanan, siya ay binugbog. Mahalaga po yan. Tandaan niyo po, siya ay binugbog dahil sa ating mga kasalanan at ating mga kasamaan. At dahil sa kanyang mga pasa, o sa kanyang mga sugat, tayo ay nagsigaling. Uulitin ko po, nang dahil sa kanyang mga pasa at sa kanyang mga sugat, tayo ay nagsigaling. Sa English, mas maganda, by His stripes, we are healed. Hallelujah. Okay, tingnan po muna natin yung sinasabi sa 4. Tiniis niya ang hirap na tayo dapat ang magbata. Alam niyo po ba tayo dapat ang bubugbugin? Deserve natin ang bugbugin? Putungan ng koronang tinik, no? Magpasa ng krus, ipako sa krus. Pero dahil sa laki ng pag-ibig ng Panginoong Hesukristo, siya na ang umako ng lahat para tayo ay makarating sa gloria, sa kanyang kaharian. Kasi alam nyo, ang puso talaga ni Jesus, bago pa likhain ang sanlibutan, yung mga i-create niya, tayo nga po, lahat impossible makasama niya. Wala naman siyang create na palpak. Wala siyang create na pangit. Pero natulugan niya nung serpent
Natulungan niya ng demonyo, nag-anew siya magandang ahas. Kaya nilinlang niya yung unang creation ni Jesus na babae. Ang pangalan nun ay Eva. Hmm? At yung asawa nito na si Adan. Nalinlang po sila. Sabi ni Jesus, kay Eva, Eva at Adan, kainin nyo na lahat dito. Except yung ipinagbabawal ko. Pero nag-anyong magandang ahas si Satan. At nalinlang nga po yung babae. Hindi ko na po kailangan pang i-elaborate yan. Ano po. Kaya pumasok ang kasalanan. So since then, naging makasalanan na yung lahat ng pinapanganak. Hanggang ultimately, mamamatay pagtanda. Kaya deserve po talaga natin. Kaya dapat tayo talaga ang paparusahan. Pero tiniis niya ang hirap na tayo dapat na magbata. Gayun din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin, ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Tandaan po natin yan. Dahil sa ating mga kasalanan, nasugatan ang Panginoong Hesukristo. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Pero sa kanyang mga latay at sa kanyang mga sugat, tayo ay nagsigaling. Amen. Ano po yung gumaling sa atin? Lahat ng mga sakit natin sa katawan. Pati po sakit po sa katawan, part po ng atonement. Hindi po totoo yung sinasabi niya, namatay lang si Jesus para sa kasalanan. No, mali po yun. Namatay din si Kristo para po sa ating health. Para po sa ating wealth. Health and wealth. Peace of mind, prosperity, yan. Gusto kasi ibigay ni Jesus sa atin ang lahat. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, yun po. Ito po yun nandito sa Isaiah 53 verses 4 to 5. Ngayon, may sinasabi po rito sa Isaiah 52 verse 14. Isa lang. Isaiah 52 verse 14. Marami ang nagitla nang siya'y makita dahil sa pagkakabugbog sa kanya'y halos di makilala kung siya'y tao. Alam niyo po ba? Kung nakakita raw kayo ng nakakita kayo ng parang alam niyo yung jelly, parang jelly ganoon. Wala nang parang ganoon ang mukha na ni Jesus. Halos lumuluwa na yung mata. Yung koron ng tinik na ipinutong sa kanyang ulo, alam niyo po ba, napakalaki mga tinik noon at naglabasan po sa tabi ng kanyang mga tenga. Ganon katindi. Yung sakit, yung pain na naranasan ni Jesus. Talagang pag alam mo yon, alam mo, pag may karamdaman ka, alam mo yon, nakinuha niya lahat ng pain mo, gagaling ka. Kaya nung uso ng COVID dati, pinag-pray ko, Lord, lahat po ng mga may COVID, nakamag-anak ko gagaling. Pero alam niyo po, ang mga gumaling po yung mga believers. Kasi may mga kamag-anak po ako na COVID na hindi po believers ni Christ. Na ibig sabihin, hindi pa sila born again. Yun. So, ang mga gumaling lang po talaga, yung talagang alam nila yung gagawin nila, no? Na i-claim nila yung healing. Pero I'm so sad doon sa mga kamag-anak ko. Malayong kamag-anak na actually, hindi po itong malapit na kamag-anak. Yung mga malapit kong kamag-anak naman po gumaling sa awa ni Lord. Dahil mga born again din po sila. At yung mga namatay po na alam kong hindi nakakilala kay Lord, I'm so sad. Dahil ina-attempt kong ipasok ang gospel, sometimes nagtatawa po sila. Sometimes yung rehillion nila, yan ang kanilang pinangahawakan. I'm so sad for them. Hey Lord, at least may chance pa para dun sa mga susunod na generation nila. So I'm still praying na magkaroon, maging open sila sa Bible study. Sapagkat only through Jesus Christ, ang isang tao ay makakapunta sa langit. Hindi sa religion, hindi sa good works, hindi sa kahit ano paman. Okay? So ang itsura po ni Jesus, yung kanya po mukha, hindi na po makilala. Para kang kumakain ng gelatin, parang living gelatin na po siya. Ganun po itsura ng Panginoon natin. Okay? So napakatindi ng kanyang pinagdaanan para po sa atin. Whew! Thank you, Jesus. Dito po sa Isaiah 50, verse 6. Ito, familiar po kayo dito. Isaiah 50 verse 6. Hindi ako tumutol. Si Jesus may nagsasalita sa Old Testament. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Matindi yun, masakit yun. Gayon din ng duraan nila ako sa mukha. Dito kasi sa alin? Lurhan, masyadong malalim. So, pinaparaphrase ko, dinuraan. Wow. Ang mukha ng Diyos, ang
pinaka-glorious face sa lahat. Dinuraan lang. Sapagkat hindi nila kilala. Hindi nila kilala si Jesus. In fact, hindi nila siya kinilala bilang kanilang Jewish Messiah. Hindi nila alam yung dinuraan nilang mukha, ang pinakamahal na mukha sa lahat. Pinakamamahal nating mukha ni Jesus. Okay? Pero tignan mo, hindi siya tumutol. Nang bugbugin nila ako, hindi ako kumibo, sabi niya. Nang ako'y kanilang insultuhin, pinabayaan ko sila, bunutin ang buhok ko at balbas. So, pinaglaruan nila ang Panginoon. Nung gabi, bago siya ibigay sa last trial niya kay Pilate, kung anong gagawin sa kanya. Ang orasan po ito, madaling araw po, pagitan ng Webes sa Biyernes. Siya po ay pinaglaruan ng mga Hudyo, pinutulungan ng koronatin, kung anong pinagawa, pinagbubugbog. Marami pa po. Okay? Ang Panginoon lang po nakahalam po anong ginawa sa kanya nung gabing yun. Sobra. Grabe. Imaginin mo na yung pinaka-worst na pwedeng gawin sa isang tao. Yun po ang naranasan ni Lord Jesus Christ para sa atin. Yung buhok niya, binubunot. Pinaglaruan siya. Pati balbas niya, binunot yung... I can't imagine that. Napaka... Ang alam ko lang po, ganyan ako kamahal ni Jesus. Ganyan tayo kamahal ni Jesus. So, sa tapong verse, ito po pinaka... Ito na po ang pinaka-worst sa lahat. Ibig sabihin na pwedeng danasin ng isang tao dahil sa dakilang pag-ibig sa sangkatauhan. Okay? Awit 22, mga talatang 17 hanggang 18. Ang buto ng aking katawan sa masid ay mabibilang. Pag pinagmamasdan daw, mabibilang. Masyado malalim Tagalog. Ibig sabihin, yung mga buto ni Jesus sa katawan, halos lumuluwa na. Alam niyo yun, halos nakikita na. Kasi ito po ang naniniwala yung mga scholars sa Bible. Ito nung binubuhat niya na yung... Alam niyo, ang binuhat ni Jesus, hindi naman po yung cross na buo. Ang binuhat ni Jesus, yung nasa Passion of the Christ, mali po yun. Ang binuhat po ni Jesus ay beam. Ganun po magparusa ang mga Romans. Never nagparusa ang mga Romans according sa history nila na ang pinapapasan yung buong cross. No, ang pinapapasan lang po sa prisoners ay yung beam. And then, dadalin doon sa may mga puno doon, doon na lang idudugtong. Kaya magiging cross. So, habang pinapasan ni Jesus yung beam na napakabigat noon sa kanyang katawan na walang tulog, walang kain, napakabigat nung cross na yon, nung beam na yon. Habang pasan niyo, nakikita na yung mga buto niya, yung mga flows ng buto niya dito sa tagiliran. Kita na po yung buto niya. Halos na-expose na po yung kalamnan ng Panginoong Jesucristo. At sabi pa ng ibang mga scholars, habang dala niya yung beam, yung mga laman niya na iba, nalalaglag do, habang daan. Pasensya na po kayo, medyo masyalan po yung usapan natin. Pero sa pag-ibig ng Panginoon, dapat natin ito sabihin. Nakikita niyo po yung nasa picture, sabi nila ayan daw yung Shroud of Turin nung kanilang nireconstruct, ganyan daw ang itsura. Ako, kung yan ba si Jesus, okay lang. Kung hindi, okay din. Pero at least meron akong visual po sa inyo. Pero para sa akin, kulang pa po yan, no? Sa totoong dinanas ng Panginoon. Kita na. Tapos yung kanya pong mga buto-buto, kita na. Tapos yung mga laman niya, mga dugo niya, doon sa way of the cross na tinatawag, ano? Papunta roon sa Golgotha, talagang mga laman niya na hahuhulog-hulog na nalalaglaglaglag na. Ganun po yun. So, ganun katindi ang dinanas ng Panginoon. Kasi mahal niya po tayo. Sabi niya rito, minamasdan nila ako niyong tinging may pag-uyam. Sa mas mababang Tagalog, pinagmamasdan nila ako yung tingin na may pang-iinsulto. Habang daladala niya yung kanyang krus, sabi nila, oh, hindi ba ikaw ang anak ng Diyos? Oh, ba't hindi mo iligtas ang iyong self, ang iyong sarili? Yung ganon. Lahat ng pang-insulto. Naiiyak na lang po kapag na-imagine ko to. Nagginawa ito ni Jesus dahil mahal niya ako. Alam niyo ako po ay parang down. Ito pong iniisip ko. Then, pag naiisip ko ang katotohanan na to, oh, mahal ako ng Panginoon. Pinagdaanan niya to para sa akin. Hindi na ako down. Kasi dito po sa mundong ito, marami tayong mamimit na mga tao na idadown tayo. Alam mo yun, yung parang pagmumukain kang ganito, ganyan, pero pag naisip mo kung gano'ng kakamahal ni Jesus, lahat ng yun mawawala. Kasi alam mo yung pag-ibig ng Panginoon, yun ang the best. At meron po tayong
meron po siyang ipinangako sa atin ang buhay na walang hanggan because of that. Ito pa po maganda. Sa 18, pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunika ay dinaan sa sapalaran. Ibig sabihin, yung mga damit ni Jesus pinaghati-hati. Pinaghati-hati dahil mahal yung damit? Hindi, hindi mahal yung damit niya. Hindi po mahal yung damit ni Jesus. Pinaghati-hati yung kasi nakaprapisa yun. At pinaghati-hati yung kasi pinagtritripan nila ang Panginoon. Uy, mahal na damit ito ah. Parang tinutuya nila siya. Amen? Pagkatapos, pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Tapos, hinubad nila yung aking tunika at dinaan sa sapalaran. Ito po yung sapalaran. Ito po yung sugal. Pinagsapalaran nila ang damit ni Jesus Christ. Okay, ito po ang gusto ko pong sabihin po sa inyo. Sa mga napag-aralan natin ngayon, sa mga naibahagi ko po sa inyo ngayon, isa lang po ang gusto ko pong sabihin. Paulit-ulit na, pero to, ito lang pong sasabihin ko. Mahal na mahal po tayo ni Jesus. Walang katulad. Kaya, nung namatay si Jesus, binayaran niya lahat ng kasalanan natin, past, present, future. Tapos, nung namatay din si Jesus, pre-provide din niya yung ating health or lahat ng karamdaman natin pinagaling na kung maniniwala ka. Amen? Tapos, nung namatay din si Jesus, lahat ng kakulangan natin, especially sa pera, may sagot na po yan. At nung namatay si Jesus, nandyan po ang ating kapayapaan at prosperity. Pag sinabing prosperity, hindi lang po pera. Ito po yung samahan natin sa pamilya, magandang relasyon mo sa mga anak mo, sa tatay mo, sa nanay mo, sa ibang kamag-anak mo. Although, sa mga ibang tao po, hindi po yan totoo dahil minsan po talagang may mga kamag-anak tayong imposible. Take it from me, alam kong sinasabi ko. Mga imposibleng tao talaga. Palibhasa, wala pa sa Panginoong Hesukristo eh. So, ganoon. Pero, dahil sa biyaya ng Panginoon, kahit anong pinapakita nilang masama sa akin o sa aming pamilya, sabi ko, Lord, Your grace is sufficient, Your grace is enough para mapakitaan ko po sila ng Christ-like manner or attitude. And guess what? Nangyayari naman po. Walang imposible sa Panginoon. Pero ito po yung mga taong dapat iwasan na lang po natin. Kung meron kang kaibigan dati na ginawang ka ng hindi maganda at panakikita mo na bad trip ka, lalo Kristiyano ka, pwede mong mahalin yung taong yan, pero mas maganda huwag mo na lang makita. Kasi, ayun sa experience ko at sa experience na iba makakilala ko, inuulit-ulit lang yung mga ganong mga pangyayari. Mas maganda, talagang ang Panginoon, naniniwala ko ang Panginoon may mga taong inaalis sa buhay mo para magpatuloy ka sa isang mas magandang lakad kasama siya. Tulad ko po, inalis ako dun sa dating ina-attendan kong church. Unang-una dahil alam ko yung turo mali. Tapos, nagsisiraan at hindi po maganda yung ugali ng pastor. Yung pastor, saan kayo nakakita pag yung mga member nakatalikod, sinisiraan niya. Sabi ko, ito yung mga taong punong-puno ng yabang sa katawan. So, sabi ko, kung talagang mananampalataya sila sa iyo, Panginoong Hesus, nakikita dapat sa gawa nila. At kung talagang mananampalataya sila, mahal ko sila, pero ayoko na silang makasama. So, ayun po, matutunan niyo po sa akin yan. May mga tao po na mamahalin niyo, pero huwag niyo lang po makasama. Kasi, magkakasala at magkakasala lang po kayo. Di ba? Kapag ka nakakasama niyo. Talaga po may mga ganyan. At, take it from me, totoo po yan. Kahit kanino. Okay? So, sa Bible, nakalagay doon, love. Love your enemy. Pero hindi naman sinabi doon na makisama ka pa sa enemy mo. O makisama ka pa sa mga taong hindi ka nagawa ng maganda noong araw. Okay? So, ayan po. Anyway, sa lahat po na yan, it is finished. Tinapos na po ni Christ. Mas maganda po ngayon ang situation. Lalo na naki Kristo po tayo. Again, kung hindi pa kayo nakasubscribe, pakiusap naman po. Please do. Paki-click yung notification bell sa baba. Comment, like, and share. And, lagi po nating tatandaan, nangyari lahat kay Jesus yan dahil mahal na mahal po niya tayo. Again, mag-move on po tayo sa buhay. Huwag na makikisama doon sa mga dating mga nakasama natin na hindi magandang ginawa sa atin.
At lagi tayo magpapatuloy sa buhay na mas maganda. Because, as always, Jesus loves us all.